oras na maihain na yung warrant of arresto, mandamiento de arresto doon sa mga sangkot sa pork barrel scam, isa sa mga tinitingnan pwedeng pagdalan sa mga senador ay ang custodial center ng Philippine National Police sa Campo Crami. Ayon po sa pulisya, nakahanda ang kanilang pasilidad kung sakali. Nakatutok si Ian Cruz. Mas maigpit na seguridad ay pinatutupad sa PNP Custodial Center, kasabay na rin ang posibilidad na makulong dito sa Camp Crame sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla Jr. na naharap sa kasong plunder dahil sa pagkakasangkot sa pork barrel scam sa oras na maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan. Kahapon, kinumpirma ni CIDG Director Benjamin Magalong sa GMA News na nakahanda na ang pagkukulungan ng tatlong senador sa loob ng detention center. Ayon sa isang source ng GMA News, tapos na ang dalawang pasilidad na ipinagawa ng Headquarters Support Service o HSS sa loob ng PNP Custodial Center. Kabilang ang barracks, hinati sa tatlong silid ang barracks. May pintuan at sliding window, light blue ang kulay ng barracks. Sa loob nito, may kama at sariling parikuran. Mayroon ding ginawa na walong bagong selda sa loob ng custodial center. May pintuan at malaking rehas ang bawat selda. Mas maliit ang selda na ito kaysa sa selda sa barracks. Mayroon ding kama at sariling palikuran. Pero saan nga ba sa dalawang pasilidad posibleng ikulong ang tatlong senador? Yung regulasyon sa loob ay minamanage ng head ng Headquarters Support Service. Nasa sa kanila yon kung ano ang assessment nila sa situation, kung paano nila mapapaayos yon. At hindi pa natin masasabi until nandiyan na sila. Tama yun, Ian. Na hindi pa natin kung ano talaga ang procedures na gagawin doon, ay hindi pa natin masasabi kung ano mga paraan security ang gagawin ng Headquarters Support Service. Ang PNP handa raw gampanan ang kanilang trabaho sakaling maglabas ang Sandigan Bayan ng arrest warrant. Kung merong utos ang korte, kung saan man sila ilagay doon sa custodial center ay ito turnover sila doon, kukustody namin at ilalagay sila sa isang lugar na maayos naman ang paglalagyan nila. Nasa 73 ang nakakulong ngayon sa PNP Custodial Center kung saan 57 ang lalaki at 16 ang babae. Patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa Headquarters Support Service na nakakasakop sa PNP Custodial Center. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.